Guys, andito tayo ngayon sa Rosario Batanga sa bago natin project. Bali, magkakabit kami ni Boss Mark ngayon ng 2 hours later. Ano pump. Ano? Jet pump. Na ano yun, Mari? Ano yun? Jet pump. Nabubuloy ka eh. Ay, hindi, nabutal ako eh. And dito tayo ngayon guys sa Rosario. Bali si Chad na nag-intro ka. I'm serious na. Bali dito tayo ngayon sa ano, project natin sa Rosario, Batangas. Bali unahin natin yung ating ano, mag-install ng water pump or yung deep well pump. Pare, kunin yung makina. Yung makina natin, ayan, gold. Ikaw ka nung ano, yung tubig na may ha. Pero mo ano yun. Ayan guys, bali ito yung gagamitin natin na water pump. Ayan, 1 horsepower siya, SJ10. Yung kanyang brand. Sorry, yung kanya model. Brand niya ay Golds, guys. Ayan. Tapos ito, pan-deep well talaga to guys. Kasi ayan, gito yan. Dalawa yung butas niya. Isa doon sa hangin. Tapos isa yung suction niya. Ayan, guys. Bali yun yung hangin para bubuga yung hangin. Diretso doon sa ating, ano, ibabaon na, ano, na ejector. Ayan. Siya yung tutulong para kahit malalim yung ating source ng tubig, makakaahon yung tubig, guys. Ito guys yung ating ejector yung kakabit, bago na rin sya, ayan, may kasama na rin syang leather casket, tapos maglalagay tayo ng footbulb, ayan, tapos yung footbulb nga pala, kinalas ko muna yung screen kasi bago ibaon, check ko kung may leak kasi pag may leak ito pwede magka problema yung ating ano, yung ating pump kasi hindi sya magiging prime lagi, so far okay naman, pag check nito, pwede nyo sya lagyan ng tubig, ayan. Ayan, tingnan nyo kung nababawasan siya ngayon naman or may natulo dito. Ayan, kasi pag may natulo yan, tira lang yan, ayan. Pag may natulo dyan guys, ibig sabihin, nababawasan yung tubig natin, magkakaproblema yung ating, hindi siya laging frame. Kasi ayan, ganito yan. Ayan, pero ibabalik pa rin yung screen yan para ano, hindi mapasukan ng buhangin. Kasi pag napasukan ng buhangin, pwede sumangat yan dito guys. Umangat yung ating gasket dyan, yung lagi naglalock dito sa ating ano, football ba yun, pwedeng bumaba yung level ng tubig sa pipe natin, hindi na siya prime. Ito guys, yung ating ano, ejector dito sa ilalim, yan yung ilulubog natin doon sa ating casing na 2 inches, ayan yung ejector natin, tapos naglagay akong tailpiece dito, after nun, ayan meron siyang football, siguro ang layo nitong tailpiece, mga half meter lang, ayan, half meter lang siya, tapos nakakunik dito French coupling. Pag nga pala kayo gagamit nitong ano, sa ganito, France coupling ang gagamitin nyo, kayong gagamit ng ordinary coupling kasi ito full thread, then wala siya yung mga ano, yung gitli dito kasi pwedeng sumabit yun eh, tapos napakahuna, natitipak yung mga ordinary coupling, kaya France coupling ang gagamitin nyo pag kantong mga deep well. Yan, tapos itong gasket, ibubuka natin yan, ito sa ejector na to. Yan, i-open natin yan. Para pagbaba natin, medyo naka-fit siya doon sa ating casing na 2 inches. Ayan. Ayan, tapos ilulubog na rin natin ito guys. Ayan, tapos pag ilulubog natin, yun yung ating motor, ikakabit na rin natin sa ibabaw nito. Yan lang yung nakalubog sa ilalim ng ating casting or ng ating casing yan. Yung ejector, tapos may foot bulb tayo. Yan, foot bulb supporta niya para hindi lumabas yung tubig talaga ito. Tari dito, laging prime yung ating ano, pipe.
Pita ko muna tong adapter kasi before natin siya i-prime. Okay na yan? Yan guys, try nyo i-prime, ubusan mo ng tubig yan. Doon nyo malalaman kung okay yung inyong ano, kinabit na ejector, tapos yung gasket, tsaka yung ano, football. Kasi pag may problema yung football, baraling man sa isa, hindi yan ganyan. Kumbaga, yung tubig, bababa yung level niyan. Pagka bababa yung level niya, may hirapang humigop na si motor nyo. Kumbaga, every time na bubuhay nyo si motor nyo, magpa-prime kayo. Kaya dapat, make sure nyo na ganyan yan, hindi nababa yung level ng tubig. Sabihin yan, okay yung ating kinabit na ejector, yung bagong leather gasket, tsaka yung ating football, okay yun. Diba, Chad? Yes! Tapos ito, pagkakabit tayo, may gasket ito. Yan. Magpa-flashing pa naman tayo dito. Yung guys, ito, tatama natin doon. So guys, nirigyan na ni Chad ng ano, connection ng wiring. Temporary muna kasi pa-flashing pa naman tayo. Hindi pa tayo talaga ito yung linya ng ano niya. Pa-flashing pa natin yan. Kaya yun, mag-extend muna tayo ng uno doon. Then dito natin siya ipaprime. Before natin siya patakbuhin, make sure natin prime para yung casting nitong ano, itong motor may laman. Yan, para hindi siya mahirapang humigop. Di ba, Chad? Yes! Ayan, okay na to. Ayan, ano, ayan, naka-fix na siya. Miss ko na namin dito. Ito, dito sa adaptor yung ating motor. Ayan. Ito naman adaptor. Dito sa casing ng ating ano, casing ng ating pipe. Ayan. Ayan, lagay kami ng ano, extra pipe. Magpa-flashing pa kami. Ayan. So guys, ayan, pa-flashing muna tayo kasi kita nyo, naalog na naalog yung tubig eh. Brown pa yung tubig niya. Ayan. Flashing muna tayo before natin siya i-connecta papunta ng tangke. Ayan, lalakas pa yan, lalo na pag nakakabit na sa tangke. Ayan. Bechad? Yes. Ayan. Yan muna gagawin natin, flashing muna. Ayan. Hanggang sa luminaw ito. Babantayan ko ba? Ha? Alin? Alin pare? Ito. Babantayan ko. pare, nok mo lang yan. Pare, ba't may dala ka niyan? Rekordyan ko to. Pare. Ganban yan, pare. Ako mawala. Ay, ganban. Ayun lang. Teka. Pag-diretso sa kulungan. Then, guys, nagpa-flashing pa tayo. Pero, maputi-puti na naman yung tubig niya. Ayan, no? Wala naman. Ay, may kasama pa lang konting buhangin. Kulay sukat, ha? Oo. Ayan, antay-antayin natin yun. Ayan. Yan guys, nakita nyo, working na yung ating ano, vertical pump, na jet, yung jet pump natin. Ang ani na rin natin eh, no? Magpa-flashing na lang tayo before natin siya ilagay sa, or padaanin sa ano, sa pressure tank or bladder tank. Kasi, antayin natin luminaw para hindi natin maano. Kasi, dun may ipon yung dumi sa ano eh, sa bladder tank. Pagka hindi natin siya pinlasing or either papasok sa mga gripo, sa household, yan. Kaya mas maganda i-flashing na muna natin hanggang sa gumanda or yung karidad or luminis yung or luminaw yung tubig natin. Di ba, Chad? Yeah! Yan. Kasi, pero yan eh, mabilis lang natin may ano. Kasi yung butas niyan, existing na. Hindi siya ganun katagal or hindi siya bagong hukay lang na siguro. Di ba yung mga bagong hukay kasi matagal mga isa, dalawang araw magpa-flashing para lang. Anantay pa luminaw yung tubig. Ito, mga ilang ano lang. Kahit lang oras lang, basta ma-flashing lang natin kasi naalog lang yung lalim yan. Di ba, Chad? Yes! Ito guys, yan naman pag pinadaan natin sa pressure tank or kahit sa bladder tank. Ayan, lalakas yan pero ngayon syempre hindi pa naiipon yung pressure niyan. Pero pag yan naiipon na guys, malakas yan guys. Guys, yan, kinabit na rin namin yung bladder kasi ilang araw na namin na ano siya, na flashing. Ayan, maluminaw na yung tubig, kaya kinabit na namin yung ano, bladder tank, ayan. Tapos i-connect namin muna dito, temporary, para magkatubig doon sa existing na bahay. Pero, pag ano, dadaling yan namin doon sa bagong bahay, ayan. Ayan, doon muna sa, ano, temporary muna to dito. Para lang matesting na matesting yung motor, tsaka yung ating bladder, guys, ayan. Ayan, tapos, pagka okay na, dito na sa bagong site natin ilalagay yung ano,
yung linya natin. Lilinyahan pa naman namin loob niyan. Pero sa ngayon, temporary muna to. Dito na kabit para magamit din sa existing na bahay nila, guys. Ayan, bali yun lang yun. Yung ating setup, guys. Ayan. Hey guys, sana po meron kayong natutunan sa video natin ngayon. Kung ngayon lang kayo nakapanood ng video natin, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa channel natin. Like, share, and click nyo na po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video in-upload natin. At sa may mga tanong, sulat nyo lang po sa comment natin. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, lagi kayong mag-iingat. Stay safe po tayo lagi ngayon sa panahon ngayon. At God bless po sa ating lahat, guys. At maraming salamat po.